being nasa scene, sikat na sikat, as a content creator, marami kang natutulungan, may marami kang girlfriend, nandun ka na sa talagang, ano pa ba? May nadaanan kami sa lugar namin, may pera, 100 pesos, nahulog sa kanal. Mm. Tapos parang may screen. Tapos ang daming gustong kumuha nung ano, ang daming nag-attempt na kunin yung 100 malupit pesos. Malupit yung kwento na yan. Oo. Alam mo yun? Sige, tuloy mo. Alam mo yung kwento alam na yun, yung nahulog? Oo. Nahulog siya yung, ano, nahulog yung pera dun. Ang daming gustong kumuha. Wala nakakuha. Oo, hirap na hirap sila. Oo. Hindi nila makuha. Sinusungkit nila eh, sinusungkit nila. Tapos nagulat lang sila, may isang bata. Hindi, nasa bago dumating yung bata. Meron pa ba? May dumating na isa pa, may dumating dun doktor. Ah, doktor, tapos ah. Doktor muna. Ikaw naman lang magkwento, kaya kasi baka mas sa akin kasi medyo shortcut na yung sa akin eh. Hindi, may dumating doon na ano, na doktor, psychiatrist. Tapos? Ang dumating doon, may kasamang bata na may eng-eng. Tapos? Ang ginawa ng doktor na psychiatrist, nakita niya nagkakagulo yung mga tao. Oo. O, diba? Ang ginawa niya, nakisungkit din siya, sayang tong 100, hinawakan niya yung bata. Hinawakan niya yung bata. Okay. Sayang tong 100 pesos na to, sinusungkit-sungkit niya, hindi niya makuha. Hindi niya makuha. Samantalang yung bata, nandun sa tabi-tabi, may gumagano ng lollipop. May medyo, ano nga eh, medyo may konti nga eh. Gumagano, ADHD. Gumagano ng lollipop. Ganon-ganon lang siya. Sabi nung bata sa kanya, sabi nung bata dun sa doktor, ang tanga-tanga mo naman, dok. Bobo mo naman, dok. Sabi niya, kaya mong kunin niya eh, bobo. Ikaw nga, baliw eh. Ako, bobo ko eh. Ay, ikaw baliw. Paano mo makukuha yan? Eh ako, doktor ako. Ayun. Yan tama, oo. Sabi niya, eh ikaw, baliw ka. Ako, doktor ako, matalino ako. Kaya ito, makukuha ko to. So, pinipilit ng doktor. Ang dami nag-a-attempt. May engineer, may police. Ang dami. Lahat nila ina-attempt. Kinukuha yung sandaan. Di nila makuha. Ito ngayon yung bata, gumagano ng lollipop. So, inantay niya maubos yung lollipop niya. Sinabi niya doon sa doktor, Dok, pag nakuha ko yan, bigyan mo ulit ako ng lollipop. Okay. Hindi mo makukuha yan, eh baliw ka nga. Paano mo makukuha yan, eh may sayad ka nga. Okay. Hindi lang, Dok. Sige na. Bilang mo ako ng isang lollipop. Okay. Pag nakuha ko yung 100 pesos na yan na nasa screen. Eh di eto ngayon. Ang ginawa ngayon ng bata, sige, deal. Sabi ito na yung doktor, magandang kwento dito eh. Oh, sige, deal. Sabi ng doktor. Deal. Makukuha niya. Sa isip-isip ng doktor, eh baliw to eh. Ako, doktor ako. May police, may engine. Ang dami lahat nag-attempt eh. Hindi nila makuha. Eh di, lahat sila, ano, duda. Hindi makukuha talaga ng bata. Eh kasi nga, sinto-sinto nga, di ba? O ngayon, ginawa ng bata, humingi siya ng chewing gum. Pingi chewing gum. O di, binigyan siya isang chewing gum. Hindi, pingi pa isa. Dalawang chewing gum. Nginuya ng bata. Kala ko ba kukunin mo eh? Ini-steer mo yata kami eh. Sabi nung ano, sabi nung doktor, niloloko mo yata ako. Lika, balik na tayo sa klinik. Eh siyempre, hindi na-diagnose nga nila yung bata, ADHD. Hindi, ito, kantay ka lang. Eh di ngayon, hanggang inantay niya mabasa-basa yung chewing gum, kinuha niya yung stick niya ng lollipop. Hmm. Pagkuha niya yung stick niya ng lollipop, dinikit niya yung bubble gum. Bubble gum, dun sa dulo. Ngayon, tinignan niya yung screen, sinundot niya yung stick, pak! Dumikit yung pera. Dumikit yung pera! pagdikit ng pera, paghugot niya, kinuha niya yung 100 pesos, binigay niya doon sa doktor. Sa psychiatrist na nag-aalaga sa kanya, o akin na yung lollipop ko. Ngayon, na-wonder yung doktor, eh baliw ka, paano mo nakuha? Dok, baliw lang ako, hindi ako bobo. Tama. That's the end of the story. Tama. Ibig sabihin, ang tingin sa atin ng mga tao, Tim, ikaw kagaya mo, kagaya ko, ang tingin sa atin ng pamilya natin, para tayo may sayad. Kasi, ako, I can connect with your story. Kasi ganun din ang sitwasyon ko sa pamilya namin. Ah, talaga? Ganun din. Hindi ako nakagraduate. High school level lang ako. Tapos, instead na mag-aral ako, maaga akong nag-hustle sa buhay. Nagbebenta ako ng pirated na CD. Nagbebenta ako dati nung high school ako ng banana queue. Ito, hindi na alam nila sa bahay. Talagang nag-ano ako, gumagawa ko ng small steps kasi gusto ko talaga maging entrepreneur. Gusto kong gayahin yung lola ko. Kasi yung lola ko, successful na negosyante. So basically, ako namulat ako na nakikita ko talaga na nakakabili ng magandang sasakyan, maayos ang pamilya, maayos ang estado nila, is mga negosyante.
Ngayon, all throughout, lagi akong sinasabihan ng mga magulang ko, specifically ng tatay ko, ang paniwala sa akin, nung high school ako, ako yung pinaka-tanga sa buong pamilya. Pinaka-bobo, pinaka-tamad. Kasi naging standby din ako. Walang mararating sa buhay. And yet, hindi ako pumayag. Kasi pag may gusto ko, kinukuha mo talaga. Whatever it takes. Diba? Nice. Yung parang sa'yo na kung nakaya nila, kaya ko rin. Kung nagawa nila, magagawa ko rin. At kung posible yan sa ibang tao, posible rin sa akin yan. Kasi katwiran ko lang, simple lang. Kung naging posible yan sa ibang tao, diba? Eh katwiran ko, simple lang naman eh. Eh tao rin naman ako. Ba't di ko kaya yan? Tama. Pare-pares kami may isip, pare-pares kami may puso, may mata, may tenga, may bibig, wala kami pinag-iba. Ang pinag-iba lang, nauna lang sila. Pero definitely darating ako. Yun yung naging mindset ko nung araw pa. Kumbaga, it's like, it's a defect. Depekto sa atin yun eh. Bakit? Meron kang gustong hanapin sa puso mo eh. Na hindi mo mahanap. Ako rin ganun eh. Meron akong gustong hanapin sa puso ko. Meron akong gustong makuha. Depekto yun sa... Kumbaga, it's like an inferiority eh. Yung something na kulang sa'yo na hindi mo makita nung bata ka. Pero along the way, because nandong... Kumbaga, you keep on working hard to achieve something and to prove something. And eventually, nakukuha mo siya. And that's the essence of being a positive thinker. Diba? Na gagawa ka talaga ng way para makuha mo yung pangarap mo. Yun yung isa sa mga bagay na pinanghawakan ko dati. Na, kasi ako, I'm a big fan ng law of attraction. Kasi, kumbaga, parang ganito lang yan eh. Kung walang naniniwala sa'yo, paniwalaan mo man lang yung sarili. Yes. Ano na, nakakutak palagi yan. Diba? Palagi yan. Alam mo ba ako? Palagi kong sinasabi yan na kahit lahat ng tao hindi naniniwala sa'yo, huwag mo lang sanang dapat ipagtanggol mo yung sarili mo. Oo. Kung lahat ng tao sinasabi na pangit ka, plus naman, pati ba naman sarili mo, mag-a-agree pa na pangit ka talaga? Pwedeng pangit ka, diba? Sa physically, diba? Pero... Again, wala namang pangit ang ginawa ng Diyos. Yes, tama. Di ba? Exactly. Pwedeng mataba ka, pwedeng mapayat ka, pwedeng tabingi ilong mo, pwedeng baliktad ang mata mo, pwedeng bungi-bungi ka. Pero at the end of the day, if you know your worth and you have something to contribute to the society, to our culture, to the people, guys, just show it. Di ba? Wala namang pangit eh. Baka hindi ka palang usog. Tama, di ba? Tama. Yeah. But anyway, ayun, mabalik nga pala ako dun sa topic natin kanina, yung about dun sa law of attraction. Kasi naputol tayo dun sa batang tumusok ng bubblegum at lumabas yung pere. Mabalik tayo dun. So fast forward tayo, no? Okay. To present. Ang dami mong na-influence eh, Tim. Actually, I believe sila Kiefer, sila Wamos, and other people, ikaw yung naging reference nila eh. Diba? Paano mo nagawa na mapasikat din yung mga taong malapit sa'yo? Paano? Ganun lang. Gumawa lang ng video. Siyempre sa ano kasi, hindi kasi maganda magdamot eh. Parang dito sa mundo na ganito, hindi ka pwede magdamot ng ano, yung kaya mong, kung ano natutunan mo, dapat i-share mo din sa iba. Kasi ako ah, para sa akin, isa sa mga happiness ko kasi talaga, kung nakikita ko na may ibang tao na umunlad ang buhay nila nang dahil sa akin. Dahil sa iyo. Parang wala akong hinihinging in return na dapat darating ang time ganito. Suklian mo ko. Hindi naman eh. Kasi... Ibig sabihin sa lahat ng naitulong mo sa kanila, wala kang kinikita ron? Wala. Bro. Hindi ako kumuha ng percentage something. Wala. Pero... Nung time naman na gumagawa pa kami ng example, nakikipag-call sila yung kasama ko, hindi naman din sila nangingi ng pera sa akin. Oo. Hindi nila ako na, uy kuya, bigyan mo naman ng pera. Hindi. At pero syempre, si Kiefer number, uy Kiefer ha, ikaw, sumusobrak ka na. Bakit? Si Kiefer naman, hingi lang nangingihan dati pag walang pera. Pinapahiram ko naman. Mga magkano na kinikita ngayon nila, Kiefer? Laki na ng mga kinikita ng mga yun. Nag-1 million isang buwan. Malaki. May get.
Di ngayon. Siwamos, mahigit. Oo. Kung anong kinikita ko dati, kaya na nilang kitain yun ngayon. Mm. Pero ako ha, sobrang proud ako sa kanila. Kung nakikita ko sila na, nakikita ko sila ngayon na nakakamit na nila yung mga pangarap nila sa buhay, sobrang ano ako dun, sobrang masaya para sa akin. Uh-oh. Na nakikita ko sila na gumagawa na sila ng something dito sa social media. Yun nga eh. Ah, sumisikat sila, no? Talagang oh, grabe. Nag, ano talaga, ilang viral video na yung nakita ko kay Keeper, kay ano. Kaso nga lang, I have this question in my mind, no? Being, you know, nasa scene, sikat na sikat, as a content creator, marami kang natutulungan, nandyan, marami kang mga, ngayon nga, medyo, marami kang girlfriend, nandun ka na sa talagang, ano pa ba? Sana. Yan ang tanong ko eh, diba? Naisip ko na nga yan nung nakaraan eh. As, iniisip ko kasi talaga. Kasi dati binanggit mo sa akin, parang yung lahat ng nasa dream board mo, nakuha mo na eh. Nakuha ko na talaga bro. Kasi legit. Diba? Alam mo ba yung ano, ishare ko pala sa yung libro? Lahat ng ano, nakacheck na lahat. Oh! Alam mo na ano ako, nag-goosebumps ako. Kasi lahat pala nung pinangarap ko lang dati. Kasi mga pinangarap ko na lang, mga typical na mga maliliit lang na bagay. Oo. Oh. Lahat kasi, nagkatotoo. Sabi ko, wala na, nabili ko na pala lahat ng gusto ko. Mm. So it means, sabi ko, anong meron? Anong next sa akin? Siguro, ang magiging next is... Can you see a higher purpose? Siguro ang higher purpose ko talaga is, number one kasi bro, kung mawawala na tong happiness na ganitong style, pagtulong. Mm. Tulong ka sa mga, siyempre sa mga kababayan mo, tutulungan mo na yun. We're not, ayoko naman na magtunog politika ako. Wala po akong balak na tumakbong politiko ha. Oh. Never kong iniisip sa sarili ko yan. Oh. Pero bakit gusto mo tumulong? Kasi kanina mo pa binabanggit sa akin yan. Bakit gusto mo yun? Masarap sa pakiramdam bro. Yung tumutulong ka na alam mo yung, siguro lalong-lalo na sa mga ano, ang pinaka ano sa akin palagi, araw-araw na, yung kumikirot ang puso ko sa mga hayop. Mm-mm. Sobrang animal lover kasi ako. So anyway, so lahat nakuha mo na. Yung sa law of attraction. If tatanggapin mo tong advice ko, no, pare, no? Since nakuha mo ng lahat sa buhay mo, yung lahat ng pinangarap mo, nandito ka sa stage ngayon ng ano ko eh. Nasa crossroad ka ng ano pa ba ang gusto kong gawin sa buhay mo? Sige nga, tulungan mo nga ako. Anong diba? Ngayon, ito, I should give you this advice and to all of the people na nakikinig at manonood ng video na to, no? If nakuha na natin, sa palagay natin, no? Nakuha na natin, naging kontento tayo, yun kasi yung pinaka-delicates, pare. Yung maging kontento tayo sa buhay natin. Kaya nga, baka magpatiwakal na tayo, no? Hindi yung patiwakal, eh. Hindi yung patiwakal. I mean, isa yon. Pag sobra kasing yung feeling mo, stagnant ka na, yung feeling mo useless ka na, yung feeling mo pointless na yung buhay mo, darating talaga sa point na magre-relax ka na, pepetics ka, hindi mo na alam, at lost ka na, etc. Di ba? Para dun sa mga makikinig at manonood ng video na to, isa lang po ang maipapayo ko sa inyo. Lagi ninyong tatandaan kung saan kayo nanggaling, kung paano kayo nag-umpisa. And maniwala kayo, babalik at babalik at babalik yung energy, yung eagerness nyo, yung commitment ninyo. Kasi ganito yan eh. Pag nandun ka na kasi sa taas, nakalimutan mo nung nag-uumpisa ka. And those are the reasons why yung mga ultra-successful na tao, lagi nilang binabalikan paano sila nag-start. And maybe, pwede pa nilang mapalaki yung network nila, yung net worth nila, yung iba pang mga bagay, para mas ma-extend nila yung reach nila to provide opportunity to other people. So yun naman, lagi ang dulo niyan is ibang tao talaga. Kasi sobra ka na sa sarili mo. So yung sobra sa sarili mo para sa ibang tao na yun. Dali, galing nga lang sinabi mo bro, kasi naalala ko. Mm. Nakilala mo tong YouTuber na si Producer Michael? Napanood mo yun? Hindi. Ano siya, YouTuber siya bro? Mm. Pero sobrang yaman na siya na YouTuber siya. Tapos may isang episode na napanood ko sa kanya kasi tinatanong kasi siya kung anong ginagawa niya sa pera niya. Kasi bilyonaryo siya bro eh. Taga Beverly Hills siya.
dumating din siya sa ganun na point bro, na sobrang dami niyang pera, di na niya alam anong gagawin niya. Ang ginawa daw niya bro, lahat daw ng pera niya, parang inano niya sa bangko, ano nga yung nilak na time deposit. Tinime deposit niya para wala siyang makuha. Para dong balik daw siya sa start kung asan daw siya nagsimula. So doon siya na-challenge ulit na wala siyang pera. Kasi namamindset sa kanya, hindi niya magalaw-galaw yung pera niya, naka-time deposit eh. So dahil hindi niya magalaw-galaw, nag-start siya ng YouTube channel. Tapos nagbibenta siya ng mga property sa ano, kasi ang dami niyang kilalang mga mayayaman. So pumupunta siya kasi nagkakaroon siya ng access sa mga mayayaman kasi sobrang kilala siya bro. Kahit may-ari ng Jacobs, Marks and Jacobs na Rilo, kilala siya eh. Kasi sa sobrang yaman niya. Ang ginawa niya bro, tinime deposit niya yung pera niya. Tapos nag-start siya ng YouTube channel kasi doon lang daw siya kukuha ng pera doon sa YouTube channel niya. Isipin mo, bilyonaryo na siya, hindi siya na-challenge. Gumawa siya ng something na... Macha-challenge siya. Oo, kasi doon nakaset ang isip ng tao eh. Ang ibig kong sabihin yung sobra sa'yo, yung sobra kasi sa'yo, di ba, no, nag-uumpisa ka, lagi mong tatandaan na sa oras, sa araw, sa pagkakataon na to, may isang kagaya mo na nandun sa malayo na walang oportunidad. Tama. So yung sobra sa'yo, pwede mong ibigay na opportunity. You create jobs. Pwede yun yung maging ano mo, maging tulong mo. Instead na tulong ka lang ng tulong, mag-create ka ng trabaho. Kasi at least may bumabalik din sa'yo, di ba? Yung babalik naman sa'yo, ibabalik mo rin naman ulit yun eh. Di ba? Habang napapalaki mo yung something or opportunity na pwede mong maibigay. For example, you have talent, no? Na kaya mo produce ng show, gumawa ng skit, gumawa ng ano. Why not gawa ka ng agency? Ng skit na parang to inspire other people, to help other Filipinos na magkaroon sila ng trabaho, na maipakita rin nila yung talent nila, ma-showcase nila. In return, may revenue sa inyo, mas makakatulong ko sa ibang tao. Ang mali kasing connotation ng maraming tao, mayayaman, greedy. Hindi. Yung mga mayayaman, sila yung mas maraming natutulungan. Bakit sila mas maraming natutulungan? Kasi mas mahaba ang kamay nila. Mas marami silang kayang abutin, mas marami silang kayang marating, mas marami silang access or resources, no? Para mas makapag-provide sa ibang tao. So, if you really wanted to help other people, you create opportunity. Not just by helping them, but kumbaga sabi nga ni Rizal, di ba? Kaysa bigyan mo ng isda, turuan mong mangisda. Tama. Yun yung pinaka-best form ng help na pwede nating ibigay. And that's being an entrepreneur, di ba? So, pag napapalaki na natin, magugulat ka pare. Magigising ka ulit. Uy, nakaka-relate ako dito sa tao na to. Ganyan din ako nag-uumpisa. Oh. So, babalik ka dun sa ano, magkakaroon ka ng parang deja vu moment na, uy, ganyan din ako nag-i-start. Maisi-share mo sa ibang tao. So, might as well, ako, suggestion ko talaga sa'yo, team. You share, your experience is valuable to other people. Napakalaking value niyan. Marami kang matutulungan, marami kang pwedeng gawing trabaho, gawing oportunidad, gawing, alam mo yun, mabago buhay ng ibang tao. So ako, suggestion ko talaga, subukan mong gawin yun. Kasi doon ka magaling eh. Kasi alam, bilib na bilib ako nung sinabi mo kanina na, alam mo, ano yung kwento mo kanina, may isang kotse lang ako. Hanggang ngayon, nangungupahan lang ako. Alam mo, naramdaman kita kanina bro, sabi ko, tangina, ganyan na ganyan ako. Kasi alam mo bro, isang kotse, hanggang ngayon bro, isa lang ang kotse ko bro. Hindi ako nagdagdag ng kotse. Kasi, dati kasi ha, ang daming nakatira sa akin bro. Meron akong alaga sa bahay siguro, 10, 12. Yan kasama sila, Wamo, sila Rob doon na yan. Sa bahay ko. Alam ko, ganun ang naramdaman ko. Ang dami kong alaga. Kaso nga lang, kaya lang kami nabalintong lang yung pagsasama namin dun. Kasi, ako lang kasi yung naglalabas eh. So, walang pumapasok. Oo. Kaya dun ako na medyo... Kaya ngayon, yun nga, pwede kita parang i-guide sa ganun. Pwede mo kasing gawin na yun eh. Kumbaga, nandun ka na sa sitwasyon na pwede mong gawin yun eh. Ito nga, question sa akin na marami. Pwede ba akong bumili ng bahay? Kaya ko bang bumili ng bahay? Oo naman. Pero ba't ako bibili ng bahay kung pwede naman ako bumili ng building? Na pwede kang mag-create ng maraming trabaho, na pwede kang mag-create ng maraming opportunity. I mean, may option ka sa buhay pag may pera ka eh. Ang pinakamahalaga kasing nagagawa ng pera is nagkakaroon ka ng choice sa buhay. Parang ganito, meron akong 10 piso lang na pera. Ano lang option ko? Mag-jeep. Meron ako 100,000. Ano lang option ko?
Diba? Pwede ako sumakay ng taxi. Pwede ako mag-grab. Dumadami option mo. Nagkaroon ka na ng tatlong option. Pwede ka pa nga sumakay ng aeroplano eh. Pero meron ako 1,000,000. Pwede na akong bumili ng kotse. Dumami na option ko. Pwede ako mag-jeep, pwede ako mag-taxi, pwede ako mag-grab, pwede ako magsakay ng aeroplano, pwede ako magbarko, pwede ako sumakay ng sa kotse ko. Dadami option mo. Dadami option mo. Ang nabibigay kasi ng pera is option sa buhay. Nagkakaroon ka na maraming choices sa buhay. So ngayon, dahil ikaw may pera ka, ang dami mong choices sa buhay. Pwede mong piliin na magpahinga, pwede mong piliin na maging complacent, pwede mong piliin na ubusin yung pera mo. For how long? Hanggang kailan lang tatagal yan? Pero if you have this opportunity, nagagawa mo pa rin yung gusto mong gawin, pero mas lumalaki. Kaya mong isustain. What is important in this life is yung tinatawag natin na sustainability. Maraming mayaman dati na naghirap na ngayon. Maraming bilyonaryo dati na ngayon ay lugmok na rin. Totoo yan, nangyayari sa mundo yan. Why is that? They cannot sustain their wealth, they cannot sustain what they have. It's because nalunod sila dun sa height ng karir nila. Yung akala nila forever and ever, nandun na sila. Ang hindi natin alam pare, kung anong edad mo ngayon, next year tatanda ka. 2 taon tatanda ka. 3 taon tatanda ka. At maniwala ka sa akin, mawawala ka. Mawawala ka sa scene, mawawala ka sa lahat, magiging irrelevant ka. Gusto ko ma-realize ng mga taong nakikinig ngayon kung gaano kahalaga at gaano ka-importante yung resources na meron sila ngayon. Na kailangan talaga yan. Bakit ba mayayaman, tuloy-tuloy nang mapayaman? Hindi naman para sa kanila eh. Para dun sa susunod na generation. Generation. Tama. Oo, dapat yung attraction mo continuous. Ano yung higher purpose mo? Ano yung pwede mo pang ibigay? Ano yung pwede mo pang makontribute? You should always think of that. Yung higher purpose. There will always be a higher purpose. Diba? Dapat may mas mataas ka na purpose sa buhay. Diba? So yun yung sana pare, buuin natin yan. Ako willing akong, sabi ko nga sa'yo, diba, nung nag-chat ako sa'yo. Willing akong mag, kahit nga maglabas ako ng pera, willing akong mag-invest, willing akong, kasi sayang pare. I mean sayang, ang dami mo pwedeng matulungan. Na hindi lang yung tulong na kagaya ng sinabi mo kanina. Eh kasi ako lang labas ng labas eh. Ngayon hindi mo alam na kapag provide ka ng opportunity sa kanila, lahat sila vlogger, lahat sila content creator na, lahat sila kumikita na. Ang hindi mo alam, yung impact na na-create mo, gusto ko lang maintindihan mo pare ha, yung impact na na-create mo, maybe sa buong Pilipinas, sobrang laki. Baka hindi mo na-realize. Baka akala mo lang sumikat ka lang. Baka akala mo lang kumita ka lang. Pero hindi mo alam, nakakapagpabago ka pala ng buhay ng ibang tao. Na minsan, may isang tao na gusto na sana magpakamatay, nakita yung video mo. Natuwa, marami na bro. Marami nag-message sa akin. Maraming ganun pare. Alam mo, siguro mga 5 tao na nag-message sa akin na ganyan. Na muntik na pala silang magpakamatay. Dahil nakita nila video ko. Hindi nila natuloy na nagpakamatay sila. I mean, you can inspire more people. Marami ka pang pwedeng gawin. Marami ka pang pwedeng makontribute, pare. Kaya nga, itong gagawin natin, itong journey mo ngayon, yung panibagong journey mo ngayon, you have to think deeper. Kasi hindi na ikaw yung Tim Sawyer na taga Cagayan de Oro lang. Na nangarap na magsumikat. There should be a higher purpose. Yes, tama. Diba? Kasi ngayon, siyempre, gusto na natin ayusin din ang buhay natin, pare. Hindi naman tayo bumabata eh. Sabi mo nga sa akin kanina, medyo may nararamdaman na rin tayo, umiedad na rin tayo. Ganun na talaga eh. That's the nature of human eh, yes. Diba? So ngayon, pare, ang pinaka best way na pwede natin gawin sa buhay natin is contemplate ulit tayo. Subukan mo mag-meditate ulit. Nakalimutan mo na kasi. For the longest time. Subukan mong ibalik yung gigil mo. Bakit ka ba gigil dati? Kung dati, pera lang ang hanap mo. Okay, sige, na-satisfy mo na. Beyond money, beyond earnings, beyond revenue, what's next? So yun ngayon yung i-figure out mo ngayon sa sarili mo. Gawa ka ulit ng dream board mo. Gawa ka ulit ng plano ka ulit sa buhay mo. And maybe, dun ka magkakaroon ng mas maraming ano. Alam mo yun, may excite ka ulit. Excite ka ulit, tama. Oo, kasi ngayon wala na yung gigil eh.
gagawa na naman akong content, nakakataban. Pero alam mo, ano ako ngayon, bro? Gigil ako ngayon. Bakit? Kasi ano eh, bumagsak ako eh. Sinadya mo yun? Hindi ko sinadya yun. No? Grabe naman yung sasadya. Alam mo ba, pag babagsak tayo, hindi ko sasadyain yun. Bumagsak ako, bro. Kaya nga ngayon, sobrang gigil na gigil ako sa... Alam mo, pinakadelikado sa pagbagsak? Pag di mo ma-handle yung pagbagsak mo. Hindi, ang pinakadelikado sa pagbagsak, kasi dati, bumagsak ka, di ba? Umangat ka. Mas mataas yung pinanggalingan mo ngayon. Yung bagsak mo ngayon, mas malalim ang bagsak mo ngayon. Pero pag rebounding niyan, pag rebound niyan, mas malakas. Parang springboard 'yan. Kaya yung pag-angat mo ngayon, pare, dapat 'yan ma-handle mo na nang tama. Tama. O kasi mas mataas ang liliparin mo ngayon. Kumbaga dati kumikita ka 1 million, 2 million sa kagagawa ng mga content, o asahan mo ngayon 5 million, 10 million, 15 million. Hindi kasi marami na tayong option eh. Correct. Oo, kaya mo nang gawin eh. Yung gusto alam mo gawin. Na yung mga options, di ba? Tsaka you can invest on resources na. Eh dati, cellphone lang, nakwento mo eh. Di ba? Kung babalikan nyo kanina yung pinagkukwentuhan namin, nag-umpisa sa cellphone, sa Starbucks, tapos ano yung next na nangyari? Hindi pala Starbucks, coffee shop. Okay. Sa coffee shop. Tapos ano yun, ganun na. Hanggang sa nagkaroon din ako ng sariling ganito, mga studio. Siyempre lahat ng gamit, nabili ko na rin eh. Kaso nga lang, pagdating sa mga gamit, in social media, pinaka-importante kasi talaga, hindi ang video eh. Hindi quality video eh. Pinaka-importante, content talaga. Correct. Tsaka, pero sa akin naman, may medyo nerd type nun. Audio. Mm-mm. Very important audio. Kaya nga, idol na idol ko tong mic mo eh. Kasi pag maganda audio mo, wala, tao mo makikinig talaga. Pag pangit audio mo, ayaw nila eh. Correct. Very importante. Tsaka syempre yung creative, no? May creative team ka ba? Wala. Ako lang. Ikaw lang tumitira nun? Ikaw lang nag-edit nun? Ako lang. Wala akong editor. Ever since, bro, hanggang ngayon, ako lang nag-edit ng video. Gawa tayo ng prod. Gawa ka na ng team mo. Paano ka gumagawa ng story? Susulat mo sa gabi, sa umaga, titirahin mo na titirahin yun. Titirahin ko yun, umaga. Oo. Yosi lang katapat nun, nag-yosi ako. Tapos pag tumawa na ako, susulat ka na yun. Ayun, hindi ka na ka lang gumana ng skit. Pag tumawa na ako, susulat. Actually, na-enjoy ko tong kwentuhan natin kasi, siyempre, ikaw sobrang sikat mo na eh, di ba? Di naman. Ako, ewan ko, ayoko talagang ano eh. Ayoko yung... Sana, Ilan na pa-follower mo sa Facebook? Konti lang. Ilan? 5 million. 5 million? 5 million. Grabe, no? Sana all 5 million. Eh, yun nga, ang tawag dito. Di ba, na-down ka sa Facebook? Oo. Kailan babalik? May, babalik ako May. Oo. So, manginginit na naman ako na, sana nga uminit eh. Hindi, gawa tayo. Ha? Gawa tayo ng mga ano, something-something. Sana nga uminit eh. Oo. Ayun, kung gusto mo, magpa-prod tayo, magpagawa tayo. Meron tayong ano dito. Ayan, dito sa ginagawa namin ni Chad. O, baka gusto mong ano. Ang ganda nga ng pangalan nyo eh, Viral Influencers Hub. Di ba? So it means talaga lahat ng gagawin dito magbabalik. Kailangan. No? Kailangan talaga. No? Kailangan whatever talaga it takes, kailangan mag-viral. Di ba? Pero maiba tayo ha, yung sinabi mo kanina tungkol dun. Kasi kagabi, pinag-usapan din namin yung ganun na nakalimutan ko sino yung kausap ko kagabi. Kasi nga, marami kasi nga, no? Maraming mga ganitong mga agency. Kaya sila hindi nakakakuha ng magandang spot ng mga sponsors because of the sa mga influencer nila. Correct. Kasi sa mga influencer, kasi dapat din kasi malaman ng mga influencer, hindi porket viral lang video mo, pasok ka na sa lahat ng sponsors. Sponsoran ka. Kasi kahit sabihin mo mang hindi ka ganun kasikat, pero bakit nakakuha ka ng magandang sponsor? Because of the content you create. Correct. Number one, kailangan safety ka. Wala ka. Iwas ka sa issue. Kasi political and... Yan, mga political, mga iwas ka sa ganun. Religion. Tapos, ano ka din? Ang wholesome. Mga ginagawa mo bang wholesome? Hindi ka mostly sa mga against ka sa mga ganitong bagay, ganyan. Wholesome lang, wala lang. For comedy purposes lang. Ganun. Entertainment corp. Dapat ganun lang dapat yung ano mo. Hindi ka dapat na sumasaw-saw sa issue ng ibang issue. Para ano ka? Tawag nito? Playing safe. Yan. Pinakamagandang term dun. Safe and entertaining as well. Entertaining. Playing safe.
So pinakamalaking market talaga, no, yung matakaw talaga sa sponsor is yung ano, no, yung entertainment, no. Entertainment and the same time ano ka, family oriented ka? Family oriented. Yun ang napansin ko kasi sa mga ko-vlogger ko nakakuha ng mga maraming sponsor, pag family oriented sila. Oo. Alakas nila sa sponsors. Kasi yun ang gusto naman ng mga sponsor pag ano ka, more general or, market. Oh, lahat panonoodin. Lahat eh. Yung hindi babawalin ng nanay tsaka ng tatay, yes, na ano, oo. Pwede ka sa bata, pwede ka sa mga matatanda. Mm. Kasi may mga katulad sa akin, mga mistakes ko dati. Yun, syempre problema kasi sa isang ano, sa isang vlogger. Katulad ko dati, matigas ulo ko eh. Mm. So, na-apply ko din siya sa pagiging influencer ko. Mm. So, pag may gusto ko, ginagawa ko talaga kahit alam kong bawal. Mm. Kasi ano ako eh. Para lang sa views, no? May mindset ako, hindi. Kung hindi nyo kaya yan, eh, kaya ko eh. Oo. Kung tutusin, kaya mo talaga. Kaso nga lang, kailangan mo talaga, I mean, as being rebellious, yes. Mm-hmm. Ano, hari ka na ng rebellious dun. Pero mm-hmm, as being money-making, hindi ka winner dun. Kasi ang tao, ayaw nila ng ganun eh. So, mm-hmm, katulad nung sinasabi mo na, ano sa akin, hindi naman pang-winning ano yung sa yung pagkakaroon ng maraming babae. Oo. Hindi ano yun, hindi ano sa mga sponsor yun, hindi, oo, siya. Ayaw nila. Ayaw nila ng ganun. Mm. Kaya yung gagawin mo sa ano, gagawin mo sa May, gagawin mo wholesome talaga. Wholesome, tapos ano lang. More on comedy pa din. Didiscreet ko na lang yung sarili ko na single ako, ganun. Ayun. Kahit sinabi ko na sa bot. Oo. Ah, ganun na lang, papakita ko na lang sa tao na na ano, mabait ako sa babae, ganun. Mm. Nabait naman kasi talaga ako. Oo naman. Pero baka hindi ka naman mamahalin ng apat kung salbahe ka eh. Oo. Yung isa lang ang hirap. Ito tingnan mo ah. Akala nila yung mga babaero masasamang tao eh, di ba? Paano ka mamahalin ng apat na sabay-sabay or more than that kung hindi ka mabuting tao? Yes. The more na mas maraming nagmamahal sa iyo, the more na na 'yun ang katunayan na matino ka, di ba? Hindi, yung iba naman, ang strategy kasi nila, nagsisinungaling sila eh. Mm. Eh, ikaw, pinagsasama-sama mo. Ako kasi talaga, hindi ako nagsisinungaling. Sasabihin ko talaga sa kanila anong totoo. Tapos, nasa kanila yun, kung tatanggapin nila ako, hindi. Kung hindi nila ako matatanggap, hindi ko din sila pipilitin. Ano yung sikreto? Bakit ka lagi tinatanggap? Bakit palagi nila ako tinatanggap? Siguro nakita nila talaga na babait ako. Number one talaga yun. Kasi, di ba? Kailangan mo talaga. Galingin, no? Sana all eh, no? Sana all. Hindi naman sana yun. Pero kung ang kabutihan ng loob kasi sa tao, makikita mo, correct, talaga yun. Pero ako talaga, isa lang asawa ko, wala rin akong chick. Yun lang, nakwento mo nga sa akin eh. Kasi, okay na ako eh. Kumbaga, yung parang, nasa kanya na lahat. Wala na ako pwedeng hanapin. Okay na ako. Solve na ako dun. Dapat ka din mag-isip kasi pag nasa point ka na ng buhay mo. Pag nasa crossroad, okay na crossroad ka na bro, na content ka na. Iba naman yung relationship. Delikado yun. Relational naman yun. Pero anyway, ayan na. Binalik eh. Binalik ko lang yung sinabi niya eh. Hindi pwede yun, makontento ka. Delikado yun baka. Delicate siya. Delikado yun. Kailangan mo parami, no? Hindi, alam na. Hindi, na-enjoy mo ba yung kwentuhan natin ngayon? Parang? Oo naman. So, parang nga hindi tayo nag-podcast eh. Oh, parang chill-chill lang eh, no? Normal na kwentuhan lang. Mm. Pero, at the end of the day, ang dami na, ako ang dami ko nakuha sa'yo. Ang dami. Kumbaga, ang dami kong napulot na, ano, na mga bagong po pwedeng, ano, makonsider sa buhay. Kagaya niyan, yung pag meditate yung law of attraction. All throughout, nakalimutan ko na rin eh. Di, ako din bro, kailangan ko din mag-review bro. Oo. Kasi alam mo, kung maniwala ka, kung kilala mo siguro ako dati 5 years ago, mas malala ako sa mindseting bro. Malala yung mindset ko kasi ano ako eh. Focus na po, gigil. Focus ako eh, gigil. Tapos yung mga, dapat din eh, ano mo, sana ma-invite mo din dito si Kenjan Serrano. Kenjan Serrano. Magaling sa mga mindset yun pag mga ganun. Siya ang ano ko din. Pag minsan nakakalimot ako, mabalik ako sa kanya para, alam mo yun. Isa kasi nakakalimutan natin eh. Mm. Kailangan natin talaga mag-review. Hindi, tsaka ano, yung other person, other people na pwede mag-remind sa atin. Meron pala ako i-add on na nakalimutan ko. Ang problema ko naman dati, nung time na nagsisimula ako mag-vlog, nagkaroon ako ng problema sa tinatawag na complicated. Mm.
Kasi the way na tumatanda tayo, the way na ito ah, nag-start ako, isa ako sa mga unang mga vlogger dati, ganyan-ganyan. Pero ang problema mo kasi, pag isa ka sa mga nauna, nagiging advance ka. Mm. Nagiging magaling ka. Ako naniniwala ako sa sarili ko, magaling ako. Mm. Editing, pag-video, ganyan, directing. Oo, magaling ako. Umabot na ako sa point na sobrang komplikado ko na tao kasi advance ka na eh. Masyadong andami mo ng alam. Mm. So ngayon, sabi ko, bakit nagiging magulo tong content ko? Kasi complicated ka na masyado sa editing. Complicated ka sa shots. Ano ginagayan pang edit, bro? Premiere, bro? Lahat, bro. Kaya kong gamitin yun, bro. Premiere, Vegas. Siyempre, ano, dinaanan ko lahat eh. Sa shoot? Ikaw lang din ang shoot? Ako lang din, bro. Ah! Tapos ano ako dati, ha? Ang una kong trabaho kasi dati, ano ako? Nagsimula ako wedding photographer. Wedding photographer, tapos nagkaroon ako ng... mga amo ko, magaling sila sa yung mga video shoot sa kasal. Uh-huh. So doon ako unang nahasa sa video. So na-apply ko ngayon sa dito sa paggagawa ng mga video. Ang galing, no? So may ano talaga ako, may background ako sa ano. May multi-talented ka, dahil mong alam. Hindi kailangan eh. Kasi kung gusto mo, 'di ba? Pipilitin mo talagang matuto eh. Mm. Kaso nga lang ito nga, balik tayo sa kwento ko. Dumating na ako sa point na sobrang complicated ko, bro. Mm. Na-realize ko, ang technique lang para mag-gets ka ng mga tao is being simple. Simplicity, bro. Yun ang nakakalimutan ng tao pala, simplicity. Uh-huh. Yun ang minsan na kailangan ko educate palagi yung sarili ko. Kasi yes. Pag minsan, pag sobrang complicated ka na, sobrang advanced ka na mag-isip, balik ka sa basic. Oo. De, basic. Totoo yan. Kasi it's all about connection eh, sa social media. For example, yung ganito, no? yung mga content ko nga, napansin ko, umaabot siya ng million view. Kapag ka, number one, connected siya sa issue. Pangalawa, simple. Sobrang dali niyang intindihin. Oo, maintindihan. Hindi siya komplikado. Hindi siya complicated. Oo. So, ibig sabihin, kumbaga, parang sa basketball, di ba? Do not skip the basic, di ba? So, kumbaga, talagang importante talaga yung basic eh, di ba? It's about connection naman eh. Mm. Kaya nga sinabi niya sa mga nakikinig na nanonood ngayon, hindi importante masyado yung production, yung mga video cam na high-end, mga etc. Importante dyan is the content pa din eh. Then, diba? Paano mo siya ginawa na sobrang simple lang? Correct. Sobrang simple, easy, madaling intindihin. Kailangan yung magaang siyang panoorin. No? Madaling intindihin. Ito nga pinag-uusapan natin, medyo malalim eh. Mm-mm. Kasi kung mababaw lang yung pinag-uusapan natin, magbabiral tayo dito. Yung mga typical na problema lang sa bahay, problema sa ano. Eh sa atin kasi, konti lang yung makakaintindi kasi, syempre, sa experience natin, medyo malalim na yung... Hindi naman to intended na ano eh, napakinggan din ang lahat. Yes. Pero kung pakikinggan ng lahat to, kung uunawain nila, hindi rin nila maintindihan. Kaya talagang selected few lang talaga yung target market natin or target audience natin for this one, di ba? Oo, tama. Ayun. So, ayun, medyo mahaba-haba na yung kwentuhan natin. Sige, paalam ka na sa mga boss natin dyan. Yan, mga boss, salamat sa panonood at sana mag-subscribe kayo sa channel ni Boss RDR. RDR. Yan. At hintayin nyo ang kanyang maraming business na ginagawa, no? Ang dami niyang tinatayong business ngayon. Nagulat ako. Yung ano niya, isang building pala to, no? Oo. Isang building. Meron siyang ano sa baba, may beauty salon siya. Tapos dito may sarili siyang studio. May studio, tulugan ng staff, kompleto to. Pero sobrang ano, sobrang ganda ng ano mo. Dami ko din natutunan sa iyo ngayon, ha. Ayun, thank you. Dami ko natutunan. Kahit nga nanonood lang ako ng video mo, dami ko na natutunan kasi alam mo, bro, minsan ako talaga kailangan ko din ng ganito din talaga. Mm. I always treat myself as always student. Student. Correct. Ako din. Ako lagi ako nakikinig. Akala nila kasi yung nilalabas natin sa social media. Galing lang sa ano? Galing sa libro yun. Hindi. Sa experience ng mga tao yun. Experience ng mga tao. May iba din. Experience namin. Pero halo-halo na siya. Mm. Pero most of the time, mga nakikinig lang sa mga kwento ng ibang tao. Lalo na yung mga success story ng ibang Correct. Tao. Mm. So yun mga boss. Again, this is our episode 1 of our podcast. Sana na-enjoy ninyo. With of course, kay boss team natin.
pinaunlakan tayo. Imagine from Cavite pa, binabatay dito sa QC. Sobrang laking commitment niyan and effort niyan. And tutuloy-tuloy na natin to, guys, no? So ang susunod natin na interviewin is a business tycoon, no? So naka-line up na sa atin ngayon yan. Isa po siyang bilyonaryo, legit na bilyonaryo. So abangan nyo yan sa susunod na episode natin. So with that, maraming salamat sa inyo, mga boss. And please do not forget to like, subscribe, and also hit the notification bell para lagi kayong updated. Thank you!